Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon, bakit mabilis ang babae labasan kapag ang tinggil o mani ang kinakalikot ng partner? So, yan po ang ating topic ngayong araw na ito. At narito ang mga simpleng paliwanag kung bakit. Number one, direktang stimulasyon. Ang mani ng babae ay nasa labas ng katawan at madaling ma-access. Kaya't ang direktang paghagod nito ay mabilis na nakakapukaw ng kasiyahan sa mga kababaihan. So, ang ibig sabihin, guys, ang tinggil ay nasa labas ng katawan ng babae. Kaya kapag ito ay kinalikot, napakadali po. At dahil ito ay napakasensitibo, kaya direct na direct po ito na maa-access. Kaya ang mga kababaihan halos ay mas mabilis sila ditong makatapos kaysa actual na pakikipaglabanan o pakikipagtali. So, yan po ang number one dahil direktang stimulasyon. At ang number two naman, maraming nerve endings naman ito. Ang tinggil ay may tinatayang 8,000 nerve endings na tinatawag. Ito ay ang dahilan kung bakit mas sensitibo ito sa stimulasyon at mabilis makatapos ang babae kapag pinukaw. So, ang ibig sabihin, dahil sa dami ng kanyang tinatawag na nerve endings, ano ba yun sa Tagalog, no? So, mas ano pa ito kaysa ano ng lalaki, kaysa sandata ng lalaki, mas sensitibo po ito, itong mani ng babae. So, yan po yung nasa aking nasaliksik. At ang number three naman, mababang mental block. Kung ang babae ay relax at may tiwala sa partner at walang tensyon, mas madali siyang makarating sa rurok ng tagumpay. So, ibig sabihin, kapag ang babae ay may tiwala sa kanyang partner at relax na relax siya at walang tensyon, ibig sabihin, napakabilis po niyang makarating sa kabulubundukan o sa langit na lang, no? So, yan po ang number 3 natin, mababang mental block. At ang number 4, ang pressure zones naman ito. Dahil ang mani o tinggil ay direktang nakatutok sa pangunahing pressure point, mabilis na malibugan ang babae at makatapos kumpara sa ibang paraan ng pakikipaglabanan, pakikipagtalik na may komplikado o indirect. So, ang ibig sabihin, dahil nga siya ay nasa labas, nakatutok dito, ang pangunahing pressure point, no, na kapag ito ay nagalaw ng kanyang partner, alam nyo ba guys, na kahit merong suot na salawal ang isang babae, kapag nahagod nyo lang o na-touch nyo lang yung mani niya na kahit may suot na ano, ay nako, nakukuryente po kami kaagad. So, yan po ay isang katotohanan. Kaya minsan, di ba, merong nagsasabi na kahit meron parang salawal ay hinahalik-halikan na hinagod-hagod na raw, pwede pa ngang labasan ang isang babae kahit may salawal. Dahil yun na nga sa dami ng nerve endings, 8,000, kumbaga, napaka-sensitibo po niya. Kaya kahit may salawal po yan, pwede pong mangyaring makatapos ang isang babae. So, yan po yung number 4, ang pressure zones naman ito, no? So, ang number 5, tamang technique. Ano naman ito? Kung nasa tamang technique ang ginagawa ng lalaki o partner, tulad ng paghagod nito ng dahan-dahan at biglang pagbilis, mabilis pa sa roller coaster na makatapos ang isang babae. So, yan po ang ibig sabihin. Ano nga bang ibig sabihin ng tamang technique? Kasi alam nyo guys, kahit naman kasi yan nasa labas yung mani na yan,
kung magaling ang isang lalaki, no? Magaling yung gamitin niya yung dila niya. Magaling siyang magpaikot-ikot ng dila niya. Kung paano niyang hagurin yung mani ng kaniyang kapareha, ay doon pa lang, napakabilis po. Ako na po magpapatunay. Parang roller coaster sa bilis na makarating sa rurok ng tagumpay ang isang babae. So, yan po ay 99% tamang technique. At ang number 6 naman, pamilyar sa sariling katawan. So, ano ba ito? Ang mga babae, kapag alam nila ang kanilang mga gusto sa sexual activity, mas mabilis silang makatapos dahil alam nila ang uri ng paghawak na epektibo para sa kanila. So, ang ibig sabihin, alam niya na sa katawan niya na yung mani na yon ang pinakasensitibo na parte kapag merong tinatawag na labanan, no, sa pakikipagtalik. Kaya alam niya na kapag hinawakan niya yon, o halimbawa magsasarili ang isang babae, alam niya kasi familiar na siya sa mga sensitibong lugar ng kanyang katawan. At alam niya na yung tingle na yon ang pinaka-sensitibo sa lahat. Kaya mabilis pa sa alas 4 ang babae na makatapos dito. So yan po yung number 6 dahil familiar sa sariling katawan. At ang number 7 naman natin, paggamit ng mga laruan. O, alam nyo na yung mga laruan, no? Na hindi ko na masyadong ano kasi ma-trace up tayo ng AI dito, no? So, yung mga laruan, gumagamit ang ibang mga kababaihan kapag nagsasarili ng mga laruan, no? Meron yung ipasok doon sa loob o ano man yan. Meron yung sa tingil lang na parang ano, yung anong nanginginig yung laruan na yon. Alam nyo na yon, guys, hindi ko na masyadong anuhin. So, ang mga laruan tulad ng vibe na tinatawag ay nagbibigay ng matinding stimulasyon na hindi madaling magawa ng mano-mano. Kaya mas mabilis na umabot sa tagumpay ang mga kababaihan. So, ang ibig sabihin, mas iba pa rin yung merong pinapapasok doon sa kanyang bulaklak, meron yung parang laruan na nanginginig yung laruan dahil may battery siguro, tapos ginaganon sa kanyang mani, no, o tingil. Kaya, ayun, mababaliw na mababaliw ang isang babae. At saka alam nyo guys, hindi lang ito ginagamit ng solo ng isang babae, kundi kahit meron po siyang partner, no, mahilig po yan dito sa ano, dito sa Japan na merong ganun po na mag-partner, mag-asawa na gumagamit ng mga ganyan, kumbaga. So, isa po yung mahalaga na pwede nating gamitin na para magkaroon ng masayang labanan sa, alam nyo na yon. So, hayan po yung number 7 natin at yan po yung pang-last natin. At sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. At sa muli, huwag po sana kayong magsawang manood sa maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Hanggang sa muli, bye-bye!